Itinutulak ng ilang senador ang pagtatayo ng anti-agricultural smuggling court sa bansa bilang solusyon sa talamak na agricultural smuggling. May ulat si Daniel Manalastas. Ibinunyag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga smuggled agricultural product. Nabunyag din ang modus ng ilan. Yung huli, yung tinimbre natin sa sa DA, yung sa Port of Manila, sinama na yung onion sa ukay-ukay. So dalawang violation yun, no? Yung ukay-ukay tsaka yung onion. Kung makikita natin yung mga worth ng smuggle, umabot ng 5 to 10 million. Pero ang economic sabotage, mga 1 million lang eh. Ayon sa SINAG, talamak ang smuggling sa mga port, partikular sa Maynila at Subic. Napuna rin ang grupo na sa dami ng mga nahuhuli, wala pang napaparusahan. Kaya napagbuntunan ni Senator Cynthia Villar ang ilang tauhan ng Bureau of Customs na idinadawit umano sa illegal na aktibidad. That's why we're doing the amendment. Kasi I cannot imagine na ang may say kung sino pa-file ng kaso, Bureau of Customs, sila yung nag-i-encourage ng smuggling, di wala nang makakasuhan. Kaya wala nakasuhan for 6 years eh. So, munti mo, ang law was passed in 2016. Today, it's 2023. 7 years. E, nababasa ko sa dyaryo lahat ng nahuli nyo beyond the cut-off. Walang na-file na kaso. Isa sa nakikitang solusyon ng mga senador ang pagtatayo ng anti-agricultural smuggling courts sa ilalim ng Senate Bill number 1963. Isinusulong na magkaroon ng eksklusibong jurisdiction sa mga kaso may kinalaman sa agricultural products. Ayon naman sa BOC, noong 2022, 24 cases ng large-scale agricultural smuggling ang nasampahan ng kaso, habang 46 cases naman noong 2023. Ang tanong ngayon ng mga senador, may mga nakulong na ba? This committee would like to visit the smugglers and would like to see their conditions in jail. All the cases are still for preliminary under investigation with the Department of Justice. For the data that I have, Your Honor, wala pa po. So wala pang nakakulong na smuggler. So wala tayong pwedeng bisitahin bukas sa court, sa kulungan. Wala tayong pwedeng bisitahin. Dadalan sana namin ni Senator Villar ng pagkain. Tanong naman ni Senator Villar, bakit ang nagdedesisyon para sa paghahain ng kaso ay ang mga umano'y pumapayag ng smuggling, imbis na ang mga apektado? Dapat hindi ba yung affected ng smuggling, the farmers and the consumer? Hindi yung kayo. Kasi common knowledge naman eh, kaya maraming smuggling because kasabot ang customs. Kayo pala talaga yung handbrake. Hindi po merma. Sir, Chair. Hindi po merma, binabaan yung value, tapos nagkaroon kayo ng sariling preliminary determination whether to proceed with the filing of the case before the Department of Justice. You have your own internal. The cases po that are pending inside the Bureau of Customs are in connection with the seizure or forfeiture of the commodity or the imported goods. Ngayon, yung pag-file po ng criminal case, hindi na po yun, it's different. It's a matter of the goods versus the duties and taxes. The transition of the case from the Bureau of Customs to the DOJ, pag po na sa DOJ na siya, hindi na po namin siya kontrolado. Wala na pong hand si Commissioner doon. Hindi na po niya, if I can use your term, hindi na po niya kayang i-handbrake yun. Ayon naman sa Justice Department, mula 2016 hanggang 2023, ang kabuuang kasong natanggap nila mula sa BOC ay 159. 76 o 48% naman dito ang na-dismiss. Out of the 76 po kasi, there were only 9 that were filed in court. Nine. From 2016 to 2023. Nine. So ito po yung mga cases na na-establish po yung probable cause. That's why na-file po sa court. Ayon kay Senator Tolentino, kailangan magtulungan ng gobyerno at hindi raw matitigil ang smuggling kung walang masasampulan na makulong. Daniel Manalastas para sa Bayan.